Welcome back to my channel! Hi guys! Welcome back to my channel! It's been a long time that I was not able to vlog, you know, I'm so busy. I would like to introduce myself, although that my follower knows me already. So, I am Dr. Maria Concepcion Poli, a full-fledged Doctor of Education since 2016. And I am also a retired head teacher of a certain public school in our province. I am a graduate of Bachelor in Secondary Education, major in PEM, and minor in Filipino. So I am also a full-fledged Master of Arts in Education, Master in Filipino. This video, guys, it is my own initiative. Ika nga, kasi I want to share also the goodness and the greatness of this product. You know, me, as to my profession as a teacher, as head teacher, hindi ko kailangan maggamit ng isang bagay para mainganyo kayo or ma-convince kayo. But right now, I would like to do this one kasi nga, I would like also to share the greatness of this product. So for the background, since I am a child, itong, di ba yung ear natin, may dry air wax at may mabasang air wax. May lahat, halos dry air wax. Kaya ako minsan, gusto kong kalikutin yung ang tinga ko kasi nga makati-kati. My friends, alam nila na if I have endorsed a certain product to them, they know na ginamit ko muna, I have result, no, in myself first. For the information of my follower, 6 years ago, I went to a doctor. Actually, hindi ko lang muna siguro i-divulge ang name niya. Nakulit na yung ano niya, yung iseta niya sa akin. Come you guys, kay Delmo or sa iba pa dyan na mag-soon to watch my video, just focus to the ear. Ang earwax ko guys ay napakatigas. So, minsan ang ginagaya ko si Papa ang nakinakaliko talaga. So, last time, I have decided na kalikutin talaga yung parang kutsara ang shape. Bumili ako niyan at kinalikot ito. That was 6 years ago. So, hindi pa ako makontento talagang to the extent na dumugo ito ang ear ko. So, that time, dumugo na siya guys. Parang nawala rin sa isip ko, I am a busy person, busy ako sa school, busy rin sa mga anak, everything. So, I am also a life insurance agent. That's why everything is busy to myself. Yes, sister, na maligo kami sa beach. And without attending my ear, nakalimutan ko, nailublob ko ito sa water. And then, pag-uwi namin, na-feel ko na siya na talagang napasok ng water. After that, parang siyempre busy lagi, parang wala lang sa akin, sige pa rin, duty, etc., etc. To the extent na na-feel ko na siya na may pain na. So yung pain na nararamdaman ko sa ear ko ay talagang, tapos hindi ko pa pina-check up kasi natatakot nga ako na I'm afraid na baka ano sabihin ng doktor, iwan ko ba during that time. Pero kung titingnan mo ako guys, parang wala akong sakit talaga. So every time I go to school, dinaan ko lang siya sa mga, ilalagyan ko siya ng ano, ng oil na yung binibit ako rin na anti-inflammatory, and which is na-alleviate talaga ang pain. However, so syempre minsan nakakalimutan ko rin mag-apply to the extent na talagang parang tinutusok na ng kakayong papunta dito. So I have decided to visit the doctor, and then kasi may umaagos na guys, na parang hindi na siya talaga bumabasa na siya, tapos may umaagos na parang mabaho na. Kaya takot ako noon. Ang ma-feel ko na may pass na siya guys, yung parang nana, no, na mabaho. So, natakot na ako, hindi ko sinabi kay Mr. Pumunta ako ng doktor, and then, nung chinek na ni doktor, pinakita niya sa akin dun sa may monitor, ang ear ko ay namamaga. Ika nga kasi napasok ng bacteria, tapos tend to have a spot na yung butas doon sa aking eardrum. So, immediately, the doctor cleaned my ear. After cleaning, nilagyan niya ng pampatak, etc., etc. So, to make the long story short, I have spent almost 8,000 during that time. So, di ba ang mahal? But then,
ginawa ko talaga yun for almost a month. And in God's grace, ay naging okay yung ear ko. Pero ang sabi ni doktor, kailangan, I have to avoid swimming na. Pwede akong mag-swimming sa beach or whatsoever, basta hanggang dito na yung water. Hindi ko kailangan ilublob yung ulo ko. Okay, so ang haba na ng ang salaysay ko. But then, to make the long story short nga, ika nga, kailangan kong airframe ang self ko na huwag ilublob ang ulo during the time na nagsiswimming. Ito na ngayon, di ba, okay na siya. After a year, every year, nakakalimutan ko, tinatry ko talaga na maligo ulit sa beach with my family, of course, kasi mga bata nga. So, nung time na naligo ulit ako, I think that was 2 years after na niresetahan ako ni Doc at naging okay. After 2 years, nakalimutan ko na naman ulit, guys. So, naligo ako, nalublog kong ulo ko ulit. And then, yun na naman, ang sakit na naman dito na parang tinutusok na yung brain ko. So, yung ulo ko, no? So, yun, ang nangyari, balik ulit ako dun sa doktor na yun. Sabi niya, ma'am, ano ka ba? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Yun na nga, Duke, kaya ako nandito. So, another thousands na naman ang ginastos ko. Aside from spending money, guys, there is a fear inside my heart. Kasi sabi ko, baka pasukin yung brain. Kasi nga, may butas na yung ano ko, yung eardrum ko. Napakaliit ng butas. Pero sabi ni Doc, I have to be careful. Last year, I forgot again. Kasi syempre, pag okay ka na minsan, parang wala na sa sarili mo, okay ka na eh. So, ang nangyari, there is swimming again. So, nagyayaan magpunta sa isang resort. And then, I forgot na ilublob ko ulit ang aking ulo. So, yun ang nangyari. Napasukan ulit ng water. And then, nagkaroon ulit ng nana in a short period of time, guys. Yung, ewan ko lang kung naka-experience yung parang mabasa siya. Tapos, yung parang... Ako mismo, no? Scary ako kasi, naku, ba't ang baho? Saan to nang gagaling? So, bumalik ulit ako dun kay doktor. Sabi niya, ma'am, ano ba yan? Naging mga kalimutan, andyo, kita niyo ulit sa akin. Yung maliit nang talaga, naging parang spot na talaga siya, na may butas na talaga yung ear ko. Sabi niya sa akin, be careful, ma'am. Kasi, pag nangyari ulit yan, yung infection, aakyat dun sa brain mo. So, nakakatakot na yan, sabi niya. Sabi ko, doon mamamatay na ako. Sabi niya, hindi pa naman agad-agad. Agad-agad mamamatay. So, dadaan muna sa, joke lang. Anyway, totoo yan sinabi ni Doc sa akin. Sabi niya kasi, alam mo kasi ma'am, be careful tayo kasi yan, malapit sa brain natin. So, ayun, nagreseta ulit si doktor. At ito ang sinasabi ko sa iyo, itong kanyang reseta. Tinago ko talaga kasi every time makailangan ko, kailangan kong bumili na ng gamot. Hindi ko lang masyado ipa-flush kasi hindi pa ako nag-ask permission sa kanya. So, ayun, patak, tap, gamot na intake. And then, naging okay siya. Ayun na guys, no? Actually, ako ay napakaselan ko sa food. I am not drinking alcohol, I am not drinking coffee. Pero alam nyo, kunting kimbot lang talaga pag may nangyari sa health mo ay hindi mo na maibabalik. Kimutan ko na naman. Actually, during that time na nagyayaan mag-swimming, sabi ko sa mga anak ko, pagdating doon, hanggang dito lang ako ha. Hanggang dito lang. So, nung nandun na sa pool, ang water doon ay walang chlorine kasi nga galing sa spring. So, nandun na sa pool, nagbiruan na hanggang sa, Mama, ano ka na dito sa water? So, ayun, nailublob ang ulo ko. So, nung mailublob na ang ulo ko sa kapatay na doon, punta na naman ako ito ng doktor. So, ayan, during that time, maybe, uwi namin, ramdam ko na na may napasukan ng water. So, nililinis-linis ko lang how many days na yun ang nararamdaman ko hanggang sa may lumabas ng ananana. So, yun na naman, ulit na naman. So, hindi ko muna sinabi kay Mr. kasi nga natatakot ako. Pero in my mind, alam nyo ba guys, nabubulol ako sa kakatagal. Hindi. Kung nararamdaman ko, in my mind, sabi ko, hala, baka mamatay na ako nito. Kaya lang hindi pa pwedeng mag-suffer muna bago mamatay. That time guys, nag-iisip na talaga ako na to see another doctor kasi nandito ako sa Manila, wala ako sa province, so another doctor. Pero in my mind, takot ako. So yung kaibigan ko, na actually how many months ago, pinupuntahan ako niyan tapos in-encourage ako to join them in a certain company. Pero wala yun sa isip ko kasi nga ako hindi mo ako basta-basta mapapabilib unless na alam ko ang magiging effect. So when she dropped by, nakita ko siya, sabi ko parang nag-blooming tong kaibigan ko ah.
Tapos in my mind lang, hindi ko sinabi sa kanya. And alam mo, friend, during that time, nung gumamit ako ng ganitong product, so pakita ko sa inyo, it's not. Ito yung ginamit niya. So, di ba, masakit yung mga paa niya kasi noon, lagi niya sinasabi sa akin na palagi masakit ang paa niya, tapos parang matamlay siya. Pero nung dumaan siya dito sa akin ulit, ang ano na, ang sigla, tapos napaka-blooming, sabi niya, friend, I have, ganito, ganyan. So, kung gusto mo, you try the product. Sabi ko, ano bang product meron yan? So, nagka-interest na ako. Sabi niya, ito pinakita niya to sa akin, ang Extreme Vitality. Ayan, guys, so tingnan niyo. My Dear Placenta. Tapos, ang content nito ay napakaraming herbs. Kasi ako, sa barley pa lang, I believe already the greatness of barley. So, dito may barley na siya. Meron pa siyang Dear Placenta, which is right now, nakakatulong yan sa mga babae na nagbe-menopause na, no? So, to, kumbaga, magigising ang aura ng isang babae, no? Through this placenta. Then, may jagulan herb, may jojiberry, resveratrol, acai berry, ito nga, may barley, may aronia berry, marine collagen, the zinc, purple corn, ginseng, bluternate, kamu-kamu, lycopene, mangustin. Sa mangustin pa lang, guys, as in, dyan pa lang, talagang click na yan sa akin. Same with barley. But this product has already a mangustin, rhodiola root, then beetroot, at saka marami pa, guys. Kaya, during that time, sabi ko sa kanya, paano ba ako makakabili niya, magkano yan? Sabi niya sa akin siya, friend, kung gusto mong mag-take nito, pero kasi alam ko, hindi ko sinabi sa kanya na I am enduring an illness right now. So, during that time, may dinaramdam na ako. Kaya during that time, sabi ko, paano ba? Sige, try ko muna yung product. So, yun, nung kinuha ko na yung product, alam nyo, immediately, nag-take ako ng isang, tawag dito, isang sachet. Ito isang sachet. And mind you guys, during the time when I take this one, ako mismo nagulat kasi naramdaman ko yung parang may init na pumapasok sa katawan, may parang pumapataas, tapos itong ear ko, supposedly, no, kasi alam ko lahat ng mga tinatawag nilang mga dietary supplement kasi naging dealer din ako previously ng isang certain rin, yung organic din. Kaya lang na-stop ko lang yun kasi masyado pang nagmahal at ang mahal ang products. So, alam ko may healing crisis kang mararamdaman. So, ang nararamdaman ko during that time ay talagang focus lang siya dito in my right ear. So, ang right ear ko, ramdam ko guys na parang may lumalabas na hangin. Tapos parang gumaganyan-ganyan siya. Magpitik-pitik. And then, ang katawan ko, pinagpapawisan ako in a certain sachet pa lang yun, one sachet pa lang yun, guys. Kaya ang nangyari, nung matay ko na talaga siya, na-feel ko na, there is something, pero may kaba, may halong kaba, kasi nga, baka mamaya, hindi maging okay sa akin, or maging okay, yan ang dalawa kong kaba. At the same time, before ako nag-take, nag-pray talaga ako, Lord, this product will help me heal, please help me. In my life, hindi ko ugaling manloko ng tao. At hindi ko rin ugaling i-praise ka kahit hindi totoo. Ika nga, I have to tell you what is it from the bottom of my heart. So this time guys, I am endorsing you the product na hindi ko lang ini-endorse para magkapera. Kundi ini-endorse ko kasi nagamit ko siya. It's very effective. Okay? So ito dito talaga very effective siya sa infection ng ear ko. You better try this one. Guys, I'm encouraging you to try the product. It's really amazing. I will not gamble my name, my position, my ang pagkatao ko just for the sake na ma-encourage na kayo to have para magkampera ako. It's not. I am encouraging you to try the product kasi alam ko right now maraming nagsasuffer ng iba't ibang illnesses. So, ako kung nagpunta agad ako sa doctor, it's not only 2,000, 3,000, 4,000 ang gagastusin ko. But then, for 10 sachets of this product, amazing. Naging okay na yung ear ko, hindi na sumasakit. And additional, ang sarap ng tulog ko. Hindi, parang wala na akong nafe-feel kasi kamamatay lang ng father ko every time na maiisip ko siya. Umiiyak talaga ako. Pero with this product that I am now taking or I am now drinking, so naibsan yung
nararamdaman mong emptiness and loneliness. Kasi maganda rin siya sa heart, guys. Malaki ang impact niya sa ating like anxiety, depression, etc. So again, guys, I am encouraging everyone. This is your truly, Dr. Kon. Please, please, try our products. And also, this coffee board, no, maganda din ito siya. Someone nagko-coffee dyan and wanted to maging sexy. So why not try this product? It's really amazing, guys. Better try this product.